ang buong organizational structure po ng DNW at sila po ngayon ay kasalukuyang nakikipag-usap sa Department of Budget and Management para po sa pagbuo ng pondo na gagamitin ng DNW dahil ayon po sa batas, magsisimula lamang po ang buhay ng DNW pag mayroon ng pondo under 2023 budget. Ngayon po ay isusumite ni Presidente Bongbong Marcos pagkatapos po ng kanyang unang SONA sa Hulyo. May staffing pattern po at saka yung implementing rules and regulations. Next slide, please. So, nasabi ko na po, next slide. So, ito po ang pinakamahalaga sa lahat ng provision. Kasi po, yung DMW po, walang gaanong pinagbago bukod sa nagsarili. Kinuha po dyan ng PONO, kinuha dyan ng POEA, dinagdag po dyan ng OWA, kinuha po ang UMWA, ang Office of the Undersecretary of Migrant Workers Affairs ng DFA, dinala po ang office ng service attaché ng DSWD, at yan po ang bumubuo ng DMW. Pero ito po ang pinakamahalaga na provision ng DMW na makakatulong sa inyong lahat bilang OFW. Ang pagtatalaga po ng agarang kalinga at saklolo para sa OFWs na nangangailangan, Action Fund. Bakit po ito mahalaga? Dahil po sa ngayon, ang Legal Assistance Fund ay nakapaloob po sa Department of Foreign Affairs na sa assistance to nationals. Na pag kayo'y nangangailangan ng abogado, kung kayo po ay nagrabyado ng inyong employer o anuman pong pangangailangan, wala po sa polo ang pondo na yan. Dito po, makikita po natin at umaasa tayo na sana po ang Department of Budget and Management ay maglagay ng magandang pondo para sa aksyon, para po mabigyan ng pondo para sa legal at lahat po ng klase ng ayuda para sa OFW. At magkakaroon din po ng sariling although ang attention assistance nationals po ay nasa DFA pa rin, lahat po ng tungkol sa OFW ay hahawakan na po ng DMW. Of course, sa pagtutulungan pa rin po under sa pangunguna po ng ating embahador. So, sige po, next. Okay. So, ito po ang bagong, ang secretary po, si Secretary Tutsobre, at magkakaroon po ng apat na undersecretaries na tutulong sa kanya sa pagpapatakbo ng DNW. Next slide, please. Ayan po, ang mga iba't ibang sangay po ng Department of Labor, DFA, at ng OWA at POEA na silang magsasama-sama para buuin ang DMW. Ang bale pinakamalaki pong parte ng DMW ay ang POEA. So ngayon po na kami po na polo ay siyang may hiwalay po na sistema sa POEA, pagdating po ng DMW, yan po ay isang buong pamilya na lamang po at bibilis po ang proseso natin ng verification at pati po ng OEC. Sa mga panayam po kay Secretary Tutsople, sinasabi po niya na re-repasuhin po, i-reviewin po ang mga sistema sa para sa mga tungkol sa OFW para paano pa mabawasan ang inyong mga gastos at ang mga proseso na kailangan ng daanan. Ako po mismo, ang una ko pong rekomendasyon pag kami po ay nagkaroon na ng pagpupulong ay maaring tanggalin na po ang pangangailangan ng OEC para hindi na po kayo mahirapan sa OEC. Dahil ang OEC naman po ay para lang sa mga bagong kuha ng kontrata like yung mga nagbakasyon dito, naging turista, nag-aral at nagkaroon ng kontrata at para po kayo makuha sa sistema at sa maging rehistrado, eh yun ho ang kailangan magpa-verify kayo ng contract at pumunta doon. Subalit kung na-verify na po namin ang kontrata nyo dito, dapat po kami na sa polo ang makikipag-ugnayan sa aming sariling opisina para irehistro po kayo. At mahalaga po kasi kayong magparehistro dahil sa pagbalangkas po ng pondo, dapat alam ng DMW kung gano'ng kayong karaming OFW dito.
At kung mas marami kayo, mas madali pong manghingi ng mas malaking pondo sa DBN. At mas madaling bigyan ng suporta ng Kongreso sa pagbibigay po nila sa General Appropriations Act. So magparehistro po tayo para siguradong kayo ay nasa listahan para sa mga ayuda. Wala na po kayong dadaling mga dokumento para pang suporta. Nandun ang pangalan nyo, nandun ang ID nyo, at may ayuda, napakabilis po. So ito po, ang hindi sinasabi ko kanina, malapit na po itong magawa ngayong taon. By 2023, may Department of Migrant Workers na po tayo. Next slide. Next slide. Ayan po, yung timeline. So kami po na polo ay tatawagin na pong Migrant Workers Office. Pero ganun pa rin po. Ewan ko po kung OM attaché o dapat pa rin po. Pero doesn't matter, kami po pa rin ay patuloy na magsisilbi sa inyo. At umaasa po sana tayo na mabigyan tayo ng mas magandang pondo. At sa verification po, gusto ko lang pong ulitin na sa basbas po ng ating embahador, balik na po ang walk-in. Pwede na po po yung mag-walk-in. Subalit, may sita pa rin po, ano? Ang sita po ngayon, hindi na po every 30 minutes. Sa website po ng ating embahada, every 15 minutes na po ngayon. Subalit, sa patulong po ni Consul Eric, gusto po namin mabago at ma-improve yung appointment system para makita doon kung sino ang OWA at sino ang verification. Para ma-maximize po natin na pwedeng magsabay sa isang slot. At yung walk-in po, tumawag lang muna po kayo para naman masabi sa inyo kung ano yung oras na pinakamaganda na punta nyo para hindi po tayo magsabay-sabay dahil kahit papano po, kahit mababa ng panganib ng COVID, meron pa rin po. At pangatlo po, pinakamaganda, yung online processing, hindi nyo na po kailangang bumiyahe kung saan man kayo. At ipadala lang po via online, email, pati online po ang bayad. At tinatanggap po ng POEA, isa lang po ang Espanya sa buong mundo. Alam po na pinapayagan ng online approval. So, maswerte po tayo dito. So, sa mga susunod po na uuwi, happy trip po sa inyo. At sa inyong pangangailangan, tumawag lang po kayo. May Polo Madrid Facebook page at may messenger po yun. Ako po mismo ang sumasagot sa inyong mga katanungan. Kung may tanong po kayo, itanong nyo lang po. So, maraming salamat po sa pagdarulo dito. Sana po kami nakatulong ngayong araw at patuloy pong tutulong sa inyo. Salamat po.